Hello, hello, hello! Good evening to all my friends. Welcome to the Wise Sensei YouTube channel. Thank you very much for staying with me. Ang ating channel na ito ay walang arte, walang ligoy, diretsahan lang. Yan, mga kaibigan. Tonight, ay grabe, super excited po ako. We have a very, very special guest. Grabe, napakatalino po ng tao na to. At ito po ay ating kaibigan din, ano po, na naglilingkod sa bayan. Alam niyo po, hinahangaan po natin yung mga ganyan, ano po, na mga matatalinong tao. Pero yung talino nila ay talagang hindi po nila sinasayang upang mapakinabangan po ng ating mga mamamayan. Anyway, sino nga ba itong ating panauhin ngayong gabi, no? Bago nga pala yon ay ang ating topic na nakasala ngayong gabi ay tungkol po sa Indigenous People Rights Act number 8371. So ipapaliwanag po yan ng ating guest ngayong gabi kung ano nga ba ang mga ito. Ngayon, sino nga po ba itong ating panauhin ngayong gabi? Grabe po, sa kabila ng kanyang schedule na talagang lagi pong hectic, nakikita ko napaka-busy ng mga taong ito sa kanilang pagpo-promote ng karapatan ng mga katutubo, no? Nakikita ko yung mga live streaming nila sa kanilang Facebook. Okay, ang ating pong panauhin pandangal ay siya po'y nag-volunteer muna po, no? Volunteer lawyers. 2 taon po siya habang nasa private sector po siya sa construction company. Nasa private po siya ay naglilingkod na po ang taong ito sa mga katutubo po. 2 taon pong nag-volunteer. Grabe, ano po? Talagang naandun yung pagmamahal niya, no? Kasi yung volunteer, alam natin na walang sahod dito. So maaaring ang ginagamit nito ay yung kanyang private funds, no? So 2014, 2017 po ay ayan, siya po ay sumali na sa NCIP. Mamaya papaliwanag niya po ito, no? Naging legal officer po siya, regional legal officer ng NCIP ng Region 4A at 4B, no? Dati kasi magkasama ito, ngayon ay naghiwalay, mukhang hiniwalay, no? Mamaya papaliwanag to, no? So, ang ating pong panauhin pandagal ngayong gabi at itinagagalak ko pong ipakilala si Atty. Josie Agusti. Yan, Atty., magandang gabi po. Salamat po sa pagpapa-unlock ng The Wise Sensei YouTube channel sa talakayan po natin ngayong gabi. Maari po ba kayong magbigay ng konting o magpakilala ng kaunti sa ating mga viewers? Go ahead, Atty. Magandang gabi po sa lahat ng mga nahikinoon. Magandang gabi sa inyo, Sensei, at sa salita nga po ng ating mga katutubong tagban mga kalamyan. Mopiang Lawi. Yun po ang Lawi. Good evening sa kanila. Mopiang yes Lawi. Sa lahat. Tayo. Yes po. Sa mga nanonood po ng mga katutubo ng Calabarzon, ang ating mga kapatid na dumagat, ang ating mga kapatid na Aita at ating mga kapatid na mga Badyao dyan po sa Rosal, Batangas, magandang gabi. Hello, hello po. Magandang gabi po. Yun po. Yes. At Sensei, meron tayong mga katutubo galing Mindanao dito po sa Santa Rosa. Oh, talaga? Na-meet po natin yung isa sa kanila. Yung po, nung panahon ng ECQ, yon meron po tayo dito sa Santa Rosa, mga nagtatrabaho po dyan sa mga factories po natin. May mga katutubo po tayo galing Mindanao. Wow, batiin natin sila. Hello po sa inyo. Ano pong pangalan ng kanilang, ano ba yung tawag yan? Tribe? Ang kanilang cultural community po, Indigenous cultural community ay Tidoray. Meron po tayong kapatid na Tidoray dito sa Tidoray. Hello mga kapatid na Tidoray. Galing naman, ano? Yan po. Galing. Oh, sige. Okay, so yes, nakakatawa. Okay, ang una kong tanong, Atty. Sa inyo ay ito yung magandang pag-usapan, ano po? Itong batas na ito, ano po, itong Indigenous People's Rights Act, no?
Maaari niyo po bang pakipaliwanag yung salient features nitong batas na ito? Go ahead po, attorney. Siguro ang una nating maintindihan, yes po, oo. Sensei, ang una-una nating dapat maintindihan, lalong-lalo na po ako, hindi po ako katutubo. Ano, marami po sa ating mga kapatid na hindi katutubo, sabi nila, napaka-special naman ng mga katutubong ito at may sarili silang batas. Anong pagkakaiba nila sa amin, di ba? Minsan naririnig namin sa area, napaka-unfair naman daw ng gobyerno. Bakit masyadong special ang mga katutubo? So para po maiba ang mindset natin sa sa pananaw natin sa IPRA, dapat maintindihan natin na ang IPRA is a social ito po ay isang sagot ng ating gobyerno doon sa historical injustices na nangyari sa ating mga katutubo. This is a social legislation. Katulad po ng ating labor code, yung Magna Carta natin for women, yung social legislation po ito. So when we talk about historical injustices, alam naman po natin, alam niyo po sensei yung kanta ni ano Yoyoy Revillame, yung Magellan. Oh, yun Magellan. Yun. Oh. Kaya mo kantahin yon? Yon. Nalimutan ko na pero familiar sa akin yan attorney. Diba? Ang nakalagay doon na the Philippines was discovered by Magellan, sabi ni Yoyoy Revillame. Oo. Pero if you're going to look closely doon sa istorya ni Magellan, nung dumating siya sa Pilipinas, although he was welcomed, 'di ba? Nung ibang mga katutubo natin sa ibang isla ng Pilipinas, pero when he arrived, nung dumating siya doon sa Mactan, nadatnan niya doon sila pulapo. Yes, diba? Yes. At ang mga kasamahan nila pulapo na nagkaroon ng resistance sa pananakop ng mga Espanyol, di ba? Yes. So if you're going to analyze the term discover, hindi na discover ng mga Espanyol ng Pilipinas because before pa ng kanilang colonization, meron ng katutubo o nagmamay-ari sa bansang Pilipinas. Yun. So it was not discovered by the Spaniards, di ba? At hindi tayo, mali din yung sinasabi natin na we were civilized by the Spaniards. Dahil bago pa sila dumating dito, we have our own writing. Di ba? Meron tayong sariling sulat. Diyan sa Mindoro, may sariling sulat ang ating mga mangyan. Mga Tagbanwa, may sariling sulat. Di ba? And we also have our literature. Meron tayong sariling paniniwala or belief system. Di ba? Pag sinabi natin, hindi, kasi hindi naman sila Kristiyano noon. Hindi sila naniniwala sa Diyos. So therefore, isang malaking benepisyo ang pagpunta ng mga Espanyol. Pero sa totoo lang, bago ang mga Espanyol, meron na tayong belief system, di ba? Naniniwala na tayo sa tinatawag natin na paano tayo naging tao. Maraming version 'yan, di ba? Okay, meron sa Ilocos, meron sa Visayas, 'yun. So in short, we were not discovered by the Spaniards. Pero nung dumating ang mga Espanyol, anong nangyari? Anong injustice na nangyari? We were forced to change our beliefs, di ba? Pinwersa tayo na palitan ang paniniwala natin. Pinwersa tayo na paniwalain na tayo ay mga erehe, na tayo ay uncivilized, na tayo ay hindi edukado. At yung mga hindi naniniwala, itinaboy sa kanilang lugar at pinaakyat sa mga bundok. Kaya kung pupunta po tayo sa bayan ng Rizal, dito po sa 4A, maririnig po natin yung term na dumagat remontado. Yun. So, at yan po mga katutubo natin sa Rizal, ang ating mga kapatid na dumagat remontado, na sa pangalan pa lang po nila, sa katawagan pa lang po nila, na ikabit na po ang katibayan ng social, ng historical injustice because remontado came from the word, Spanish word, remontar. Ibig sabihin, bumalik sa bundok. Bumalik sa bundok. Yun. So, kasi bumaba yan sila dati, pinababa ng mga Espanyol. Nang hindi sila sumunod sa mga Espanyol, they went back to the mountains and they were driven to the mountains. Yun. So, yan yung example ng mga social injustices natin. So, that is the first wave of social injustice sa ating mga katutubo. The second one is during the time of the Americans. Nung dumating dito ang mga Amerikano, nagkaroon tayo ng paniniwala na ang mga kalupaan natin ay maaaring
ay masasabi mo lamang na pagmamay-ari mo kapag may titulo. Mm-hmm. Di ba? Mm-hmm. Eh, alam naman natin ng ating mga katutubo ay walang papel-papel yan. Basta ang sa kanila, kapag ito ay kanilang natatamnan, ito ay kanilang napapangasuhan, ito ay kanilang napapangisdaan at dyan sila ay paikot-ikot, ito ay considered as kanila, komunal na kanila. Okay? And recently, ito yung mga nangyayari na sa atin, di ba? Yung historical injustice natin, yung sa constitution natin dati, hindi na na nagkaroon ng pagkilala sa regaliang doctrine na ang lahat-lahat ng lupa, lahat-lahat ng natural resource ay pag-aari ng gobyerno. So ang tanong, ano naman ang pag-aari ng mga katutubong Pilipino? Then of course, ito po. And of course, yung pinaka-recently, ito yung na-experience po ng ating mga katutubong Badyaw, mga katutubong Aitat Dumagat, na lumilisan sa kanilang lupaing ninuno because of war. And I do not want to use the word militarization eh, kasi hindi naman militar ang nagsisimula nito, kundi yung mga komunista at terorista na pumupunta sa mga lupaing ninuno at ginugulo ang ating mga katutubo. Yun. So pag minsan malalaman mo, Sensei, di ba ang ating mga Badyaw, galing po yan ng Sulu pero andyan po sila ngayon sa Lucena. Yes. Andyan po sila ngayon sa Batangas. Di ba? Kung tutuusin, mas mamarap. Yes po, meron tayo dito. Oh, at Binyan. Kung mamarapatin nga po, eh, bakit naman sila pupunta dito sa magulong syudad kung maganda naman ang kanilang lugar doon sa Mindanao? Pero dahil na rin po sa mga Abu Sayyaf, di ba? Sa mga threats na mga terorista, napipilitan silang umalis doon. So with all these historical injustices, nagkaroon po ng IPRA or RA 8371. Under the IPRA, kinilala po ang apat na bugkos na karapatan ng ating mga katutubo. So that is what we call as the four bundles of rights. Yun. So ito pong four bundles of rights na sinasabi po natin, unang-una, karapatan sa lupaing ninuno. Ang ating mga katutubo have this right to their ancestral domain. Yun. So pag sinasabi natin karapatan sa lupaing ninuno, hindi po papel ang basihan nito. Hindi po tayo, we're not talking about OCT, TCT, yun na lagi natin, na tayo na hindi katutubo, na alam natin na isang katibayan na pagmamayari. We are talking about the concept of native title. So ibabalik ko po doon sa istorya ni Magellan at nila Pulapo. Sila Pulapo, ang ating mga katutubo, ay meron ng tinatawag na native title o pagmamayari sa lupa even before Spanish colonization. At hindi kinakailangan ng papel para i-recognize, para patunayan nila na kanila ito. And this is being recognized by the state. So karapatan sa lupaing ninuno. At ang pangalawang karapatan na meron po sila, ito po ay ang karapatan sa sariling pamamahala at pagpapalakas na tinatawag natin. So ang ating mga katutubo ay kinikilala na meron po silang karapatan to govern themselves. Kinikilala po natin ang kanilang customary law, yung kanilang traditional justice system, yung kanilang indigenous political structure. Yun. Pag pumunta po tayo dyan sa Calamba, Sensei, meron pong dalawang areas po dyan ng mga Aita. The first one is in Milagrosa and then in Makiling. Pag pumasok po, yun, dyan po sa may Calamba. Yun, 70+ families. Yes po, mga Aita po yan. And meron po sa may Batangas din. Meron sa Puting Kahoy at meron sa Banuyo. I think alam mo yun, Sensei, kasi napuntahan mo yun. Pinuntahan ko, diba? Yan. Yes. Oh, alam ko napuntahan mo. Yes. Yes, yes. Oo. Okay. And may malapit po tayo dyan po sa may Calamba. Yun. Di ba na-observe mo, Sensei, na they are, kahit sabihin mo na they are migrants to the area, pero bumubuo sila ng sarili nilang community. Yes, yes, yes. Yes, yes. They have their own community. Usually, this community is governed. Yes, at ginugovern sila ng sarili nilang pamunuan. Yeah, yeah. And what is good dito sa 4A, kinikilala usually ng mga barangay captain. So kapag hindi pagkakaunawaan doon sa tribu nila, sa kanilang community, ang mga barangay captain allows them to settle it among themselves through customary law. Ganda, no? So, meron po tayo. Sige. So, palawigin natin ang ating mga barangay captain dito sa 4A ay napapatupad nila ang hello?
Hello? Wala yata si attorney. Hello? Hello? Yan, mga kaibigan, nawala po si attorney. No? Hello po. Hello, so, naputol kayo, attorney. yes, no. Okay lang. Oo. Sige po, tuloy po so natin. Anyway, okay na tayo. Recorded na. Yun. Okay po. So, sariling pamamahan, nandito na tayo. So, karapatan sa panahon ng armadong tunggalian, karapatan laban sa diskriminasyon, at of course, yung sa labor laws, discrimination against labor laws, and sa lahat, karapatan din po ng mga kabataan at kababaihan. Uh-huh. So, sa kabataan, syempre, nakikita po yan sa LIS natin, Sensei, sa mga taga-DepEd, yes, yes, di ba? Yes, ina-acknowledge yes, mismo sa ating LIS sa DepEd, tinatanong kung ikaw ay membro, kung ikaw ay member ng Indigenous Cultural Community. So that is one way of recognizing the rights of the IP students or learners. Yun. And then, karapatan panlipunan at pantao, at huli sa lahat, karapatan sa kabuuang pangkalinangan. Yun. So, they could have their own system of education. Dito sa 4A, ang alam ko, active po ang ating regional, ang ating region sa DepEd dito. Kasi lalong-lalo na dyan po sa parte ng Rizal. Pagdating po sa pag-integrate ng culture sa ating mga learners na mga dumagat. Yun. Okay. So, pagkilala sa pagkakaiba ng mga kalinangan and pagmamayaring intelektual. Yun. So, this is very important. Yung communal intellectual property Papadi. Rights. Okay. Yun. So, mas malalim na usapan yun, Sensei. Oo nga, oo nga. So, yun. Mm-hmm. And of course, under RA 8371, the National Commission on Indigenous Peoples was created. Yun, binuo ang okay. NCIP. Ang NCIP ay isang pangunahing ahensya ng gobyerno na responsable sa naitaguyod ang karapatan ng mga katutubo. Okay. So take note of the word pangunahing ahensya. Bakit? Dahil hindi lang NCIP ang may responsibilidad na ipatupad at kilalanin ang apat na bungkos ng karapatan. Kasama ng NCIP ang iba pang ahensya ng gobyerno, katulad ng DepEd, DOH, DILG, kahit po ang local government units natin. Yun po. So okay. In a nutshell, yan po ang RA 8371. Wow, thank you very much. Very comprehensive, ano, attorney, no? Gusto ko lang balikan natin itong, ano, no? Salamat sa pag-explain. Napaka-comprehensive, mga kaibigan, ano po. Gusto ko lang balikan itong, kasi ako, katulad ko na hindi naman masyadong exposed talaga sa ating kultura ng mga katutubo, no? Itong, may pagkakaiba ba itong ancestral domain saka ancestral lands? May ano ba siya? May pagkakaiba ba siya? At ancestral land. Oo, in domains. Yes, opo. Yes po, Sensei, may pagkakaiba po ang ancestral land at ancestral domain. Actually, sa mga nag-aaral ng batas po na nanonood po sa inyo, you could find the definition of ancestral domains and ancestral lands under Section 3, Paragraph A and B of IPRA. So, para po sa mga hindi nagabuga siya, sisimplihan na po natin ang pag-i-explain. Pag sinabi po natin yung ancestral domains, it belongs to the community as a whole. Yun. Buong community po ng mga katutubo yan. Ito ay binubuo ng lupa, tubig, inland waters, coastal areas, at lahat ng natural resources na andun sa loob. Held under a claim of ownership. Occupied and possessed by the indigenous peoples and indigenous cultural communities na minanap pa nila sa kanilang mga ancestors. Okay. Ang kanilang pag-aari is communally or individually since time immemorial at pag-aari nila noon hanggang sa ngayon. Pwede ma-interrupt yun by virtue of war, force majeure, and displacement by force, pero ito ay binabalik-balikan pa rin nila. Yun po. When we talk about of ancestral lands naman po, the ancestral lands is our lands occupied, possessed, and utilized by individuals, families, and clans.
okay. who are members of the indigenous cultural community since time immemorial. Okay. So, ang ancestral domain, community, buong community. Ancestral land, it is by individual, family, or clans. Yeah. Okay. So... At ang maganda to sa ancestral domain, sa concept ng ancestral domain, ang pag-aari is communal. So, even the natural resources. Ganun yun. So, pwedeng... Makikita mo yan, sensei, sa, for example, mga ngaso. Mga yes, ngaso yes, yes. Ang isang tatay doon sa loob ng ancestral domain. Pagbalik po niya ng community, hindi po niya aariin yung pinangaso niya para lang sa pamilya niya. Usually, dinadala po yan sa gitna kung saan po nag-iipon-ipon yung mga pamilya at hinahati-hati sa lahat ng members ng community. Ayan, so that's the simplest way of describing the communal parang, ownership. Yung parang may inaano ko dyan, yung Ubuntu. Yun. Yung word na Ubuntu na hindi lang inaari ng isang pamilya yung resources, no. Anyway, thank you very much sa pag-explain, attorney. My next question, attorney, ay itong ano, yung 'di ba itong kasi 'di ba yung tinatawag na self-governance and empowerment. Yung nabanggit mo nga yung sa Batangas, alam ko na kinikilala sila, no, ng mga barangay officials doon. They have their own council, eh. Elders, parang elders ang tawag. Council of elders yata ang tawag nila doon, no? So, na-meet ko doon yung, ano, nalimutan ko lang yung name niya. So, ibig bang sabihin nito, meron din silang mga justice system, yung paghahatol sa ganyan, na iba sa atin? Opo. Mm-mm. May ganyan ba? Actually, yun nga po ang maganda. Yes, yes po, meron pong ganun. Actually, I am a regional hearing officer. Ako po ay dumidinig ng mga kaso ng mga katutubo in violation of their customary laws. What is interesting is that ang ginagawa ko ngayon bilang abogado ay hindi pinag-aaralan sa law school. Yon. So kasi when we talk about customary laws or in ano traditional justice system, hindi naman po ito nakasulat sa libro. Yes. Hindi naman po ito nakasulat sa libro. 'Yon. Oo. So you have to study it from them. 'Yon. So when you talk about self-governance, kinikilala po natin ang ating mga katutubo ay una, when you talk about traditional justice system, they have their own way of resolving their problems or conflicts inside the community. Mm-hmm. Example, alam na ihahambing po, para ma-appreciate natin, ihahambing po siya natin sa ating mainstream law. Ang ating batas na pinapailang ngayon sa Pilipinas ay masasabi natin hindi atin. Hindi po yung Pilipino. Bakit? Our civil code, our revised penal code are all patterned with the Spanish law. Diba? Espanyol. Ang ating corporate law, taxation, they are patterned after the American law. Diba? Pero, ano ba talaga ang batas ng isang tunay na Pilipino? If you will go to the indigenous cultural community, makikita natin na seldom do you see laws to be punitive in nature. Talaga? So pag sinabi dating punitive, hindi siya pinapairal para parusahan ng isang tao. Di ba naririnig natin ngayon pag may nang-rape, sabihin natin, patayin na yan para hindi pamarisan. Ganon, okay. Sa ating indigenous cultural community, they implement their laws para ibalik ang dating kaayusan ng community. Yun. To restorative siya. It is restorative justice. Yun. Hindi ka pinaparusahan. Actually, hindi na pwede ito. Pero may kikwento lang ako. Meron tayong cultural group dyan sa may bandang Central Luzon. Hindi naman dito. Na kapag nakapatay ka ng tao, ang kapalit talaga doon ay buhay. Buhay, kapalit ay buhay. Okay, kung titignan natin, sabihin mo, ay parang death penalty yun. Sabihin natin ganon. Pero actually, if you're going to look further doon sa tradition na yun, ang pinaka-purpose actually ng buhay, nakapalit ang buhay, is for the family to stop executing revenge against each other.
Yun. For example, nakapatay si Juan. Ang gagawin po ng pamilya doon, ang tendency, human nature eh, understanding of human nature, di ba? Ang tao kasi pag sinaktan mo, sasaktan din kita sa paraan na alam ko na masasaktan ka. Kung hindi direkta kitang masaktan, sasaktan ko ang pamilya mo o anumang bagay na malapit sa'yo. Di ba? Ganun ang human nature. Meron tayong grupo ng mga katutubo na ang gagawin nila kapag nakapatay ka, papatayin ka rin. Bakit? Para matigil na ang revenge. Okay. At hindi madamay ang ibang parte ng pamilya. Yun. So, syempre, hindi na pwede ngayon yan kasi inhumane punishment is not allowed already. Pero, when it comes to laws pertaining to property, pertaining to family relations, at hindi naman inhumane, yun po ay kinikilala pa rin natin. But one thing is for sure, we have to be reminded that as Filipinos, our ancestors, our IP brothers and sisters, yung batas na kinikilala natin is restorative and not punitive in nature. Yeah. Oh, ganda, no? Marami akong natutunan, ano? At ang galing. Oo, oh, ganda. Go ahead, attorney. Meron pa ba? Ganda, oh. Maganda. Oh. Yes, meron tayo. May bago po tayo ngayon pagdating, pagdating sa self-governance sa ano, sensei, meron tayo ngayon. So malamang sa ibang lugar dito, lalo-lalo na dito sa Laguna, ay hindi pa dati naririnig yung tinatawag nating IP mandatory representative. Okay? So alam naman natin na sa Liga ng Barangay, yung presidente ng Liga ng Barangay, automatic member ng sanggunian, di ba? Yes, yes. Yung presidente ng sanggunian katabataan, automatic member ng sanggunian din. Uh-huh. Do you know na ang mga katutubo ay pwede magpaupo ng kanilang representative sa sanggunian? From barangay level, municipal or city, may provincial level. It is a law. It performing, is a law. Yeah. Okay. Yes, oh. It is. It is a law na sa RA 8371 siya at meron na po siyang guidelines from DILG and NCIP. Ah, so naandito sa batas na to. Sa may bandang Rizal. Yes, oo. So sa bandang Rizal po, meron po tayo diyang provincial IP mandatory representative. So bukal, isa na po siya sa mga bukal ng ano, ng Rizal sa Antipolo, siya po ay galing ng Montalban Rizal, si IPMR Galianosa. Yun. Wow. And sige. We also have an oo. Hello. We also have ano, municipal IPMR in Tanay and also in Montalban at sa mga barangay po doon. And sa General Nakar, may municipal IPMR po tayo. Yun. Thank you for sa paglilinaw na ito. Tayo. So, okay. Tumatanggap, yes po. Ang trabaho po nila is the same with the sanggunian bayan member or sanggunian member at tumatanggap sila ng sahod and lahat ng benefits katulad ng regular member of the sanggunian. Oh, yun. They deserve it, no? So, nakakatuwa po. Ano. Okay, po. Sige. Attorney, yes, bago ko makalimutan itong isang question ko, ito ay, alam nyo, nasa edok sector tayo eh, no? Pero bago ko iba to yung question yes, na yun, po. Yes po, yes po. Ito muna, meron kasing mga na naririnig tayo na yung issue ng early marriage sa indigenous people. Batas ba nila ito or accepted ba ito? Kasi, di ba sa ating batas sa Pilipinas ay hindi pwede yung early marriage, no? So parang may sinet na standard. Can you explain further, no? Kahit kaunti lang itong anong to issue na ito. Oo. Early marriage. Yes, oo. Actually, especially in parts of Palawan, sa ating mga kapatid na mga tao pato Palawan, o yun, may early marriage po dyan, sensei. Yun. Sensei, andiyan ka pa po ba? Yes, yun. Yes. Early yes. Marriages po dyan. I think the feature na po ito sa Jessica Soho. Yun, okay. So, nirespeto po ng batas ipra ito, yung kanilang kultura ng early marriage. Yun. Okay, pero hanggat maaari, paunti-unti, we are trying to, merong mga efforts po ang gobyerno para ipaliwanag sa kanila na mas maganda kapag nag-asawang isang babae kapag siya ay mature na. And there is no easy way to do this than introducing education.
Ayan, yan, yan. So it is a culture at mahirap baguhin ang kultura, sensei, di ba? Mahirap baguhin ang kultura. It will again lead to injustice kapag pipilitin mo ang isang kultura na magbago overnight. Yes, yes. So kinakailangan nating respetuhin, pero at the same time, we should provide alternative para sa ating mga katutubo. For women, for sa mga batang babae, I think ha, bilang isang babae myself, yon. The best way of keeping them away from early marriages is to introduce an alternative to life, which is education. Yeah. That would jumpstart my sa mga babae natin katutubo. Medyo that would jumpstart my next question, ano? my next question is itong yes po. Cultural integrity, no? Particularly itong sa section 30 na yung education system, no? Ng na meron ang mga kapatid nating katutubo, no? Paano ba ito? Yes po. Give us more elaboration about this cultural integrity sa education system natin. Okay. So under Section 30, sinasabi dito that the state shall provide equal access to various cultural opportunities to the ICC's IPs through the educational system, public or private cultural entities, scholarship, grants, and other incentives, without prejudice to the right to establish and control their educational system and institution by providing education in their own language in a manner appropriate to their cultural methods of teaching and learning. Indigenous children or youth shall have the right to all levels and forms of education of the state. So sabihin natin, minsan naririnig natin yan na alam mo yung mindset ng mga taong nagbibigay na binigyan ka na nga, dami pang reklamo. Diba? Naririnig natin yung mindset na yan. This applies to education being offered to the indigenous peoples. Kapag nag-offer ng education to indigenous people, maraming dapat consideration. Okay, unang-una, access. Diba? Nakikita natin, hirap na hirap ang mga minsan nahirapan ng mga katutubo natin makapagtapos ng elementarya dahil malayo ang school. So the best way of doing it is to bring the school to them. Palalapitin mo ang school. The second issue sa ating mga katutubo is, alam nyo ba na ang mga katutubo natin na mga kabataan sa murang edad ay tinuturuan na ng kanilang mga magulang mangisda, magtanim, at gumawa ng mga gawain para mabuhay sila. That is part of their education and their culture. Mm-hmm. Yeah. So minsan, kapag ikaw ay hindi sanay sa buhay ng mga katutubo na teacher, ibabagsak mo yung batang katutubo kasi absent. Without even considering na panahon ng pangingisda yon. Okay. So ang bata ay talagang sasama sa ama niya para mangisda. Yun. Or di kaya panahon ng kainang pagsisimula ng pagtatanim. Diba? So ang bata ay talagang sasama sa kanyang mga magulang kasi ang pagtatanim sa mga katutubo is a family affair. Minsan pa nga community affair yan. So talagang absent yan at sasama sa magulang niya na magtanim. Yun. So for education to work for the IPs, kinakailangan alam mo yung mga ganitong bagay. Kasi para sa kanila, that is part of their education. Pagtatanim, pangangaso, pangingisda. Yun. Sa atin kasi ang concept lang natin ng education, magbasa, magsulat, di ba? Yung sa kanila, education is learning about life. Buhay sa kanila. Yun. So, isa ito sa mga dapat irespeto. Next is, okay, without mentioning any religious groups, minsan religious group ang magdadala ng education sa loob ng ancestral domain. Di ba? So, pero minsan, there are some religious group which is very invasive doon sa paniniwala ng mga katutubo. Yes. Na hindi pa unti-unti kung yon nung pinipilit, 'di ba? Pinipilit na tanggapin ang mga bagay na hindi parte ng kanilang kultura. Yon. It's okay to advocate, it's okay to teach, pero dapat hindi mo pinipilit din yon. I have this experience, sensei. Alam mo yung panahon ng Yolanda? Yeah. Sa Coron. Mm-hmm. There was this religious group na pumunta doon
nagbitbit ng 49 na kabataan from Coron to Cavite para daw pag-aralin dito, scholarship. Pagdating dito, yung mga bata ginutom, pinatulog sa isang kwarto na walang windows, walang mahigaan. Ang ulam nila araw-araw ay kangkong at talong. Oh my God. At ginagamit sila ng religious group na ito para manghingi ng donation sa Korea. So na-rescue po natin yon together with NCIP, DSWD, and NBI. Yon. So ito yung mga example, di ba? In the guise of education na abuso ang ating mga kabataang katutubo. Yon. So, and what other aspects na pwedeng i-introduce ng government? For example, meron dito si Rizal, pagkakaalam ko, DepEd is actually documenting. They are making storybooks based on Dumagat culture. Nice. At syempre, yung pag-i-integrate ng mother tongue. Yes. Yung mother tongue, yung pagsasalita ng, ng pangkatutubong salita, di ba? And of course, meron sa ibang, I don't know kung meron dito sa atin, pero in Palawan, in other areas, meron tayong tinatawag na para-teachers. Yeah. Na ito yung mga teachers na kinukuha nila from, I think meron dito sa Maypuray. Mga teachers na kinukuha natin from the communities themselves, nakatulong ng ating mga guro para i-integrate yung kultura at pagpatuloy ang kultura sa mga katutubo. Yun. So, yun yung mga examples natin. And aside from that, NCIP also offers scholarships para sa ating mga katutubo. Yung mga AYAP natin. Yun, AYAP grantees po natin. At mga merit-based. So, meron po tayong mga scholars. Pero yung mga scholars na yan, paano siya pinipili? Basta katutubo ka, pwede kang maka-avail, gano'n? O kasi sa normal na pagkuha niyan, di ba? Dalawa po ang, yes po. Oo. Actually, mas lenient tayo pagdating sa ating mga katutubong scholars. Kasi we have learned na sa atin, ang usual scholarship kasi na alam natin, kailangan mo maging matalino. Oh, yeah. Yes, my grades mo, diba? My grade pero ceiling. Pero sometimes, alam mo, yung talino. Yung talino, hindi lang nasusukat ng numero yan. Alam na alam mo yan, sensei. Di ba? Yes. Yun. Yes. Kasi there are other factors when it comes to grades. Kaya ang importante, pag nag-uusap na kami sa office, ang sabi ko sinasabi, kapag meron tayong scholar, hindi kinakailang graduate ng high school yan para masabi nating successful yung programa natin. The mere fact na ang magulang niya ay hindi nakaapak ng grade 1, pero siya ay nakaapak ng first year high school. Ang ibig sabihin, improvement yun. Kasi when it comes to education, natuto siya, nakahakbang siya ng ilang hakbang. At dahil dyan, mas lumawak ang pananaw niya, mas lumawak ang mundo niya, we may never know kung hanggang saan naman ang aabutin ng kanyang mga anak. Yun. Yes. So, one step at a time, hindi pinipilit. So, ganun po, sensei. So, very nice, no? My next question is, ito, kasi maganda yan, one at a time, di ba, yung development. This is my last question, attorney, before we end, no? Ano-ano yung mga nakikita papunin yung mga maaari pang gawain, gawing pagbabago upang mas mapabuti pa ang kalagayan ng ating mga kapatid na mga katutubo? Meron pa kaya? Meron pa? Go ahead, attorney. Ay, marami pa po, sensei. Oo. Siguro ako kasi personally, kahit na I am a product of education. Yun, naging abogado ako dahil because of a very good background in education. I came from a family who cannot afford college. Dito na ako, abogado na ako, kahit wala kami pera. Di ba? Napakamahal ng abogas siya. Di ba? Yes, correct. So, malaki ang binago ng edukasyon sa buhay ko. Di ba? And ang edukasyon na ito ay nagbago din ang buhay ng aking mga anak, ng aking pamilya. And hindi naman pagmamalabis kung sasabihin ko ng edukasyon ko ay naka-apekto din ng buhay ng ibang tao labas ng pamilya ko. So katulad din sa ating mga kapatid na katutubo, I believe na edukasyon, mainstream education,
is one of the things that could actually change the lives of our indigenous peoples, especially dito po sa Calabarzon. Our IP brothers and sisters in the north, lalong-lalo na po dyan sa may Cordillera region, alam na alam po natin na kahit po buo ang kanilang kultura, grabe po ang pagpapahalaga nila sa edukasyon. Nilo sa mga abogado, police, di ba? Ang Miss Earth natin ngayon is an IP from the Cordillera. Ang ating mga katutubo sa Mindanao, they already have a doctor, di ba? So all of this, galing sa pagiging sa edukasyon yan. Dito sa Calabarzon, we are yet to witness a dumagat, an aita, a badjaw who becomes a lawyer, a doctor. Yun, di ba? So, yun po, sana mas lalo nating maabot. Yes, oo. So sa atin pong mga taga-gobyerno, sa mga educators natin, gawin po sana nating target sa pagbabago ang magkaroon tayo ng mga katutubo na matataas ng pinag-aralan na babalik din sa community at magsilbi din. Yun. So, next, ano pa bang pwedeng gawin? Siyempre, of course, yung pagrespeto sa lupaing ni Nuno or ancestral domain ng mga katutubo natin. Yun. So, yung pagpapatupad ng free, prior, and informed consent, yung paghingi ng kanilang consent kapag meron pong ipinasok na proyekto sa lugar nila, ang pagrespeto sa kanilang kultura sa pamamagitan ng hindi basta-basta paggamit, yung cultural misappropriation, yun. Kung for example, kung tayo ay magpapakita ng kultura ng mga dumagat, let's make sure na it is correct, di ba? Na hindi it invites more knowledge rather than discrimination. Ang pagtingin natin sa ating mga katutubong badjaw, hindi lamang yung namamalimos. Yun, kasi sa totoo lang, napakaganda po ng kultura ng ating mga katutubong badjaw. Sobra. Yun. Lagi po akong nag-i-enjoy po doon pag pumupunta po ako sa kanila. Yun. Hindi po sila mga simpleng ano lang, pulubi. Yes. Sila po ay mga bearers of a very, very beautiful culture from Borneo. Yun. Mga ano yan, pag nakita mo ang mga damit nila, yun, magaganda. And yes, upo. Yun. And then, yun, respeto, education, and value po doon sa kanilang lupain ni Nuno. Yun po sa palagay ko ang mga changes na pwede natin gawin. Thank you, no? Actually, isa ako sa mga tagahanga ng mga kasuotan ng mga kapatid nating mga katutubo na talagang dapat siguro sinusuot din natin 'yon. Actually, may mga binili akong mga damit na mga ganyan, no. So, natutuwa ako sa pag-uusap natin. Kulang 'yung ating oras, but we don't have more time, attorney, no. Hingyan ko na lang kayo ng last message ninyo sa ating mga viewers, no, sa mga followers ng The Wise Sense sa YouTube channel. Go ahead, attorney, for your last message. Siguro ang masasabi ko lang, maraming salamat, Sensei, sa pag-invite po sa atin para ma-share po natin ang kahalagahan ng pagdiriwang natin ng IP Month at 23rd IPRA Anniversary Celebration. At inaanyayahan po ko po ang lahat na makisali po sa amin. NCIP Calabarzon, ang Facebook page po namin, paki-like na lang po doon. At inaanyayahan po kayo namin na marami po kaming mga programa. Ang finale po namin, Sensei, is on October 21, we are going to have a concert. Yun. Wow! National talaga? Concert ng mga katutubong artist natin. Ano yan? Paano tayo dyan makakasali? Yes. We will be having Bayang Barrios and Joey Ayala. Live ba yan? Live stream? Ibibigay ko po yung link sa inyo. Ah, okay. Wow. So exciting, ha? October 21. Kasi mahirap mag-live stream. So, October 21. Special guest po natin. For 29. Ang guest po natin, Joey Ayala, Bayang Barrios, tsaka yung mga voice kids po na, the voice kids po natin ng mga katutubo. Oh, wow. Ganda, no? So, sige po. Ating panonorin yan, mga kapatid natin sa mga viewers ng The Wise Sense sa YouTube channel.
Okay, gustong-gusto pa nating ituloy, kaya lang wala na tayong oras, no? So, ang Daway Sensei, attorney, ay nagpapasalamat sa inyo at pinaunlakan nyo kami at sa NCIP. Oh, thank you. Salamat po sa inyo. Na-invite ko ang inyong abogado. Thank you very much sa pagbibigay ng paglilinaw sa kahalagahan itong indigenous peoples, ano ba to? Batas na to? Rights, no? Marami pa siguro, attorney, sa susunod. I-invite ko ulit kayo para mas mapalalim pa natin yung mga ang topic na ito, ano po, yun. So, salamat ng marami, actually. Ako'y nagagalak talaga na mapag-usapan natin ito kasi may namit ako dati noon na kalimutan ko lang yung pangalan niya, mataas sa official siya ng DepEd. Sinabi niya na ayon doon sa pagdi-discuss niya nitong IP culture na to natin, sila yung mga lumaban talaga sa mga mananakop eh. Kung bakit sila pa yung naitaboy. Ngayon, sila pa yung mga parang ape. Samantalang sila yung mga lumaban, no, sa mga sila yung mga nag-resist dito sa mga bayang gusto tayong kinolonya tayo, ng mga bayang nangolonya sa atin. Sila yung mga nag-resist eh. So, kaya dapat kilalanin natin yung ganung heroism, no, ng ating mga kapatid ng mga katutubo. Anyway, invite ko ulit kayo at yung siguro inyong mga kasama pa para mas mapatalakay pa natin to ng mahaba-haba sa susunod nating mga episode. Senatorney, so salamat ng marami sa inyo ulit. Thank you very much sa pagpapaunlak nyo. Bye po. Bye-bye po. Thank you po. Bye-bye po. Bye-bye po. Salamat. Thank you. Bye po.